Guys, welcome sa ITS. Ngayon naman guys, pag-usapan natin ang dynamic programming. Dynamic programming is mainly optimization over plain recursion. Basically guys, dynamic programming is a combination of greedy method and divide and conquer method. Sa divide and conquer method kasi, kinagamitan natin yun ng recursion. For optimization naman, that is the same with greedy method, which is pipiliin niya yung pinaka-optimal solution for the problem. The idea is to simply store the result of sub-problems so that we do not have to recompute them when needed. So, dito sa dynamic programming, although meron siyang recursion, kailangan nating i-store yung solutions para kapag kailangan na natin or we need it for a computation, i-call na lang natin, hindi na natin kailangang i-recompute. An example of this is the Fibonacci. So let's say, yung sa Fibonacci kasi, meron kang series of numbers. Always start with 1, followed by 1, tapos meron siyang 2. Paano siya nagkaroon ng 2? I-add niya yung dalawang previous sa kanya. So 1 plus 1, 2. Next is 3. So paano naging 3? We have 2 and 1. Next is 5, that is 3 plus 2. Next is 8, and so on. So, those are the sequence of numbers sa Fibonacci. So, in dynamic programming, ganito po ang code ng Fibonacci. Okay, so if you're going to observe, meron tayo ditong fib result. Okay, so that is the array. So, sinabi na natin na yung value ng index 0 and index 1 is equal to 1. That is basic in Fibonacci. Then, gagamitan na natin siya ng loop and we're just going to call yung mga previous list niya. Okay? So, ganun yung gagamitin natin. Kung titignan nyo, meron tayong na-store dito na value. Same with this, i-store natin yung value. Let's say, ma-store si 2 para mamaya, i-call na lang siya kapag kailangan siya. Ito yung tinatawag nating memorization, which is you're going to memorize or store the value of an object para i-call mo na lang siya kapag kailangan mo. Okay, so that is dynamic programming. Another example of dynamic programming is yung 0-1 knapsack problem. So kung gusto mong matuto kung ano yung 0-1 knapsack problem, don't forget to subscribe and hit that notification bell para ma-notify ka kung meron na yung tutorial video natin. Bye!